Magandang araw, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Amado. Ang aking kwento ay tungkol sa pag-ibig na namamagitan sa amin ngayon ng kapwa ko, Padre de Familia. Base sa mga kwentong binasa mo, kampante akong sabihin na ang mga lihim na relasyon o kakaibang ugnayan ng magkaibigan ay nag-uumpisa sa pagiging malapit na magkababata. Hindi lahat, pero ang daming ganoong sitwasyon. Kagaya na lang ng kwento ko. Ang kwento ko at ng kaibigan kong itatago ko sa pangalang Simeon. Hindi ko mailarawan kung paano nag-umpisa ang aming lihim na romantikong ugnayan. Basta magkasama kaming madalas, naglalaro noong mga bata pa kami hanggang sa mag-teenager kami pareho. Nagkukulitan ng kaunti, nag-aasaran, pero magkakampi. May mga pagkakataon na nasa tropa kami, nagkukontrahan din, pero sa likod ng kontrahan na iyan, alam naming kami ang tunay na magkakampi. Ipinagtatanggol ang isa kung merong naninira sa likod namin. High school na kami noon, Tito Makoy. Kung may assignment sa school, magkasama kaming ginagawa ito sa bahay namin at minsan naman sa bahay ni na Simeon. 1980s pa po ito, Tito Makoy. Siguro magkaedad lang tayo at alam natin pareho na namamayagpag noon ang mga comics. Ito ang pinakanglibangan ng mga tao noon. Sa bayan namin may isang tindahan at bilyaran rin. Kasabay dito ay basahan ito ng mga comics. Ang ibig kong sabihin, Tito Makoy, kung gusto mong magbasa ng comics, magbabayad ka ng 50 sentimos sa isang comics bilang arkila dito. Uubusin mong basahin ang isang comics kasi nga sayang naman ang 50 sentimos. Pero kung comics na maiinit ang istorya o kaya mga X-rated, di hamak na mahal ang upa sa isang comics. 3 piso ito noong panahon na iyon. Saka Tito Makoy, binabasa ito sa napakatagong lugar ng tindahan. Kasi lihim at iwas sa reklamo ang may-ari ng paupahan ng mga comics. Sadyang ang mahal talaga ang upa sa mga comics na maiinit ang istorya. Para naman ang mga magbabasa nito ay yung mga may trabaho na at saka yung mga adult na talaga, Tito Makoy. Sa lugar na iyon, alam nyo po kung ilang estudyante na ang napalo ng magulang kasi nahuli silang nagbabasa ng comics imbis na pumasok sa paaralan. Mayroon nga talagang hindi na pumapasok sa eskwela, nagbabasa na lang ng comics. Isang araw, kami ni Simeon na tukso na magbasa ng comics. Tapos na rin ang klase nung oras na iyon, Tito Makoy, uwian na. Pero may pinagbilin kasi sa akin ang nanay kong bilhin sa palengke. Kaya kaming dalawa ni Simeon, nagawi doon sa lugar na iyon kung saan nagbabasa ng mga comics. Sa kalikutan ng aming pag-iisip, alam mo na, teenager, pinili namin ni Simeon ang X-rated na comics. Naghati na lang kami sa bayad kasi ang mahal nga ng 3 piso noong panahon na iyon. Maganda ang nabasa namin, mainit talaga ang mga kwento. Mainit rin ang mga nakaguhit na larawan. Lahat ng mga nagbabasa doon sa sulok na iyon, nakikita namin na maya't maya inaayos ang kanilang harapan. Kasi nga, nabubuhay ang mga patay at nagigising ang mga tulog na kanilang daladala. Noong gabing iyon, may assignment kami sa Trigo na kailangan naming magkatulong na isolve ang problem na ibinigay sa amin ng aming guro. Alam mo kasi, Tito Makoy, pareho kami ni Simeon hindi gaanong magaling sa mathematics. Kaya kailangan naming magtulong sa pag-solve ng problem. Noong gabing iyon, pumunta sa bahay si Simeon para sa assignment namin. Natagalan kami bago na-solve ang assignment. Doon na rin siya sa bahay natulog kasi
hating gabi na. Bagamat hindi kalayuan ang bahay nila, pero madalas ito ang aming estilo tuwing meron kaming gagawing assignment sa bahay. Sa bahay na nagpapalipas ng gabi, si Simeon. Palibhasa nga Tito Makoy, nagbasa kami ng X-rated na comics. Hindi maiwasang mabanggit namin at mapag-usapan namin ito noong gabing iyon. Si Simeon, pahawak-hawak sa kanyang harapan. Nananariwa sa isip niya ang mga tagpo sa istorya na aming nabasa sa comics. Paghiga ko, kagad akong niyakap ni Simeon. Sumanday siya sa akin. Mainit din Tito Makoy ang pakiramdam ko kaya hinayaan ko lang siya. Palibhasa nagbibiro siya, tumatawa-tawa pa siya habang hinahaplos niya ang katawan ko. Ako naman, tumatawa rin sa ginagawa niya. Pero mahinang mahina ang aming tawanan para hindi marinig ng nasa kabilang silid. Silid ng mga kapatid ko at ang silid rin kung saan natutulog ang mga magulang ko. Alam mo Tito Makoy, uminit kaming pareho sa aming biroan. Si Simeon, tuluyan niya na akong binihag ng kanyang kaliwang binti na nakasanday sa akin. Napayakap na rin ako sa kanya at pareho na kami hindi tumatawa. Seryoso na kami pareho sa aming ginagawa. Malakas at mabilis na ang aming paghinga. Hanggang sa naramdaman ko na lang na paisa-isa nang inaalis ni Simeon ang kanyang suot. Pansamantala siyang kumalas sa akin para alisin ang kanyang suot sa katawan. Ako naman Tito Makoy, nadala na rin, gumaya na rin ako sa kanya. Kasi nga, natatangay na ako ng aking pakiramdam. Sa muling paghiga namin, para na kaming mga gagambang nag-aaway. Ngayon ko lang nararamdaman ito Tito Makoy. Hindi ko kayang ipaliwanag at hindi ko rin kayang pigilin ang sarili ko. Patuloy kong tinatanggap ang mga halik ni Simeon sa akin. At ang kanyang mga haplos na nagdadala sa akin ng kakaibang pakiramdam. Dahil dito, humahalik na rin ako Tito Makoy sa kanya. Ginagantihan ko ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na ang paghaplos niya sa katawan ko. Kinokontrol ni Simeon ang aming eksena, dumidiin lalo ang halik niya sa akin at humihigpit ang yakapan namin. Hindi nga inabot ng 2 minuto, ganap kaming tila nawawala sa sarili namin. Hindi na namin makontrol ang aming mga galaw. Hanggang sa magkasabay kaming nagpakawala ng tubig sa dam. Ang pagpapakawala ng tubig sa dam, hindi ko talaga mailarawan ang higpit ng aming yakapan sa bawat isa. Pareho kami walang salitang binitiwan sa tagpong iyon. Pagkatapos namin Tito Makoy, nagpahinga na kami at tuluyan ang nakatulog. Subalit madaling araw, nagising muli si Simeon at umulit ito sa panunuyo sa akin. Kaya naka-second round kami Tito Makoy bago bumangon noong umaga. Dito na kami nagsimula ni Simeon. Lagi-lagi na naming hinahanap ang mainit na tagpo naming dalawa. Palagi na kaming gumagawa ng paraan para magkasama kami sa tulugan. Palaging ang alibay namin noon Tito Makoy, merong assignment na gagawin kaya madalas magkasama kami sa pagtulog. Sa bahay namin o kaya sa bahay nila paminsan-minsan. Nung nagtapos kami ng high school, 80s pa ito Tito Makoy. Malungkot pareho pero parang wala lang. Tinanggap kasi namin na darating ang panahon na magkakanya-kanya kami ng landas, iba't ibang direksyon ng buhay ang aming tatahakin. Nagpatuloy ako sa college bagamat patigil-tigil dahil nga sa kakapusan ng pera. Magtatrabaho tapos muling babalik sa eskwela kasi Tito Makoy,
hindi naman talaga may pera ang mga magulang ko. Tamang-tama lang talagang pilit nila kaming iginagapang. Kaya kinakailangan ko ring dumiskarte para kahit papaano merong kitain makatulong sa mga magulang ko. Si Simeo naman kumuha ng short-term vocational course sa Manpower noon. Ngayon ito na ang tinatawag nating TESDA. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, lumuwas na siya ng Manila. Hindi na kami nagkita pa. Bagamat umuwi siya paminsan-minsan sa aming barangay, hindi kami nagkakaroon ng pagkakataong magkita kasi nasa lungsod na ako, Tito Makoy, noong umuwi siya. Nagtatrabaho ako at nag-aaral. Noong nauso na ang cellphone, natuntun ni Simeon ang number ko kasi hiningi niya pala sa mga kapatid ko noong umuwi siya. Sa text na muli, nag-umpisa ang aming komunikasyon. Sa panahong ito, Tito Makoy, pareho na kami may pamilya, nagbabalitaan at nagkikwentuhan sa aming mga karanasan bilang padre di pamilya. Sa Manila sa Simeon nakatira, ako naman sa lungsod sa aming lalawigan. Pareho kami wala sa aming lugar noong mga bata pa. Ngunit ang aming komunikasyon ay muling naputol. Bigla na lang kasing hindi siya sumasagot sa mga text messages na pinapadala ko. Marahil busy ito sa kanyang paghahanap buhay. Nabalitaan ko kasi, Tito Makoy, na ang kanyang kabuhayan ay nagba-buy and sell siya ng mga gulay at prutas. Matrabaho talaga ang negosyong ito. Pero hindi ko alam kung ito nga ang dahilan kung bakit bigla na lang naputol ang aming komunikasyon. Ako naman sa panahon na iyon namamasukan na sa isang sangay ng gobyerno at abala na rin sa pagpapalaki ng aking mga anak. Palibhasa, Tito Makoy, padre di pamilya na. Subalit lumalaki ang mga anak ko, lumalaki rin ang gastos na kinakailangan nila sa pag-aaral. Hindi na kinakaya ng sinasahod ko bilang ordinaryong kawani ng gobyerno. Ito na, Tito Makoy, ang nagtulak sa akin para maisip kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Sinubukan kong mag-apply papunta sa US, pero ang hirap, masyadong mabusisi. Ganoon din sa Canada, mahirap din ang karanasan ko. Sinubukan ko rin ang pumunta sa Italy at sa iba pang bansa sa Europa, pero pareho, Tito Makoy, napakahirap talaga. May mga trabahong match sa qualifications ko pero mahirap din kasi ang dami naming magkakumpetensya. Kinakailangan kong makapangibang bansa dahil nga sa hindi na talaga kinakaya ng sahod ko ang pangangailangan ng mga anak ko sa pag-aaral. Ito'y kahit pati tumakoy, meron din akong sideline pero talagang kapos na sa pangangailangan namin. Hindi na kayang tustusan. Sa pag-a-apply ko sa mga recruitment agency sa Manila, natukso akong subukan na mag-apply papuntang Saudi Arabia. Ito'y kahit pa nagdadalawang isip talaga ako. Ayoko noon sa Saudi Arabia. Pero yun, Tito Makoy, one shot lang, pasok ka agad ako. Hindi nga inabot ng isang buwan, nakalipad ka agad ako papuntang Saudi Arabia at napadpad ako dito sa Al-Kubar. Noong nandito na ako sa Saudi Arabia, alam niyo po, Tito Makoy, nagulat ako kasi ibang-iba ang iniisip ko noon tungkol sa Saudi Arabia. Maganda ang buhay dito, para rin lang akong nasa Pilipinas. Siguro hindi pare-pareho ang kalagayan pero sa akin, maganda ang aking kalagayan at para nga lang akong nasa Pilipinas. Kaya makalipas ang isang taon, nagustuhan ko na ang Saudi Arabia. Alam niyo po yung mga narinig mong paborito ang mga Pilipino rito? Hindi lahat pero in general, pwede kong sabihin, oo, tama yun. Paborito dito ang mga Pilipino ng mga locals at ng iba pang lahi mula sa gitnang silangan. Nauso at namayagpag na ang Facebook, napilitan akong magbukas ng account pero hindi ako gaanong active dito.
Minsan nga inaabot ng mahigit isang buwan bago ako mag-login. Ang mga feature kasi noon sa Facebook ay hindi pa katulad ngayon na dito na pwedeng tumawag sa pamilya dyan sa Pilipinas gamit ang Messenger. Noong una-una, hindi pa ganito ang Facebook. Isang araw, Tito Makoy, makatapos ako makipag-usap sa aking mag-iina dyan sa Pilipinas, Biyernes iyon, wala akong magawa. Pinamamahayan ako ng katamaran sa aking pakiramdam. Ayokong lumabas, gusto ko lang talagang manatili sa loob ng bahay. Kaya naisip kong buksan ang aking Facebook account. Nakita ko, Tito Makoy, na meron palang message sa akin si Simeon. Natuwa ako sa aking notification icon nang makita ko iyon. Mahigit ng isang buwan ang nakalipas mula ng kanyang ipadala ito, pero hindi ko pa nababasa kasi nga bibihira naman talaga akong magbukas ng Facebook. Nang basahin ko ang kanyang message, nangungumusta at alam niyo po, laking tuwa ko kasi nga ngayon muli kaming magkakaroon ng komunikasyon ng aking kaibigan. Makalipas ang napakahabang panahon talaga, Tito Makoy. Kaya nag-reply ka agad ako sa kanyang message at nagkataon naman na online siya noong oras na iyon. Kaya tuloy-tuloy na ang aming pag-chat. Sa nakalipas na mahigit 20 taon na hindi kami nagkita at maraming taon na rin na wala kaming komunikasyon, ngayon lang kami muling nagkakausap ng kaibigan kong si Simeon. Kinonfirm ko na rin ang kanyang friend request na matagal na rin ipinadala, pero ngayon ko lang nakita. Alam niyo po, Tito Makoy, ganap kaming natuwa pareho ni Simeon kasi nalaman ko na nasa Bahrain pala siya. Ako naman, nasa Al-Kubar dito sa Saudi Arabia. Bagamat magkaibang bansa kami, pero tulay lang na merong 25 kilometro ang haba ng kinakailangang baybayin. Dagat lang ang namamagitan sa amin, ang tulay na mahaba, Tito Makoy. Dahil dito, Tito Makoy, sa aming pag-uusap at magkalapit lang ang aming lugar, bagamat magkaibang bansa na nga, kaagad akong kumuha ng visa papunta ng Bahrain. Ito'y dahil na rin sa paanyaya sa akin ni Simeon na bisitahin ko siya. Hindi naman kasi mahirap kumuha ng visa para sa mga resident ng Saudi Arabia kung gusto mong pumunta ng Bahrain. At noong makakuha na ako ng visa, kaagad akong bumiyahe papunta ng Bahrain araw ng Biyernes. Maagang maaga, Tito Makoy, tumulak ako mula Al-Kubar papunta ng Bahrain. Hindi mahirap sa akin kasi meron naman akong sasakyan noong panahon na iyon. Yung hotel reservation ko, kumuha rin ako online kasi kinakailangan ito pagdating sa immigration. Maluwalhati kong natawid ang causeway at nakarating sa Bahrain. Sinalubong ako ni Simeon sa may causeway. Sa aming pagkikita, Tito Makoy, kaswal na nagyakapan kaming magkaibigan. Mahigpit na mahigpit kasi matagal talagang panahon na hindi kami nagkita nitong kaibigan kong ito. Si Simeon na rin ang naging guide ko mula causeway patungo sa hotel. Sinamahan niya rin akong pumasok sa aking silid at inayos ang aking mga daladalang gamit. Pagkapasok namin, nang maayos ko na ang aking mga gamit, binuksan ko ang cellphone ko para itanong ko sa kanya ang isang magandang lugar na gusto kong puntahan dito sa Bahrain. Nabasa ko kasi sa internet. Gusto kong puntahan namin ito ngayon ni Simeon sa aking pagbabakasyon. Habang itinatanong ko ito sa kanya, lumapit sa akin si Simeon para tingnan ang lugar sa cellphone ko na aking itinatanong sa kanya. Paglapit niya sa akin, Tito Makoy, inakbayan niya akong tumitingin sa screen ng cellphone ko. Ibang klase na naman ang pakaakbay niya sa akin kasi may kasama itong pahaplos-haplos, Tito Makoy. Ilang sandali pa, Tito Makoy, napansin kong sadya yatang idinidikit ni Simeon ang katawan niya sa akin. Ayon, Tito Makoy, pagharap ko sa kanya, hinalikan ako ni Simeon sa aking labi.
Alam niyo po, Tito Makoy, sa panahong ito, behave ako kasi pareho na nga kami may pamilya at pareho na rin malalaki ang mga anak namin. Pero ayon kay Simeon, "Dado, tara, maglibang tayo." Ito ang wika sa aking pabulong ni Simeon. Alam ko na Tito Makoy ang ibig niyang sabihin ng maglibang kaming dalawa. Hindi ako kumibo. Hinila niya ako pahiga sa kama. Siguro dala ng pangungulila namin sa bawat isa at sa mahabang panahon na hindi kami nagkita, pareho kami malayo pa sa aming mga asawa, walang labing-labing na nagagawa sa mahabang panahon na. Nanadabik kami ngayon pareho, Tito Makoy, sa pribadong sandali. At dahil nga sa pananabik rin namin sa bawat isa, ako na ang nagbukas ng kanyang harapan. Si Simeon, ganoon din ang ginawa niya sa akin. Nagmamadali kami pareho, Tito Makoy, sa pag-alis ng damit. At medyo pabagsak na lumusob sa akin si Simeon. Dominante pa rin itong si Simeon. Siya pa rin ang kumukontrol sa aming ginagawang paglalaro. "Dado, miss na miss kita. Miss ko itong ginagawa natin noon. Na-miss mo rin ba ako, Dado?" Ito, Tito Makoy, ang malambing at mainit na tanong sa akin ni Simeon. "Siyempre naman, na-miss din kita. Miss na miss ko rin itong ginagawa nating ito." Sa muli, nag-alab na naman kaming dalawa, tuloy na kami sa karera. Alam niyo po, si Simeon parang hiniti ng kabayo sa karera na mabilis pinapatakbo ang kabayo para mauna sa finish line. At ngayong pareho na nga kami may asawa, mas may alam na kami kung paano gawin para maging mas matamis at mainit ang pribadong tagpo. Para din kaming mga asong kalye na nag-aaway dahil lang sa bahog. Mainit ang bawat halik namin sa bawat isa. Si Simeon talagang nararamdaman kong kakaiba at mas mainit ang halik niya ngayon. At alam niyo, sa aming pagtatapos, dala ng sobrang pananabik at pangungulila sa bawat isa, sumigaw talaga itong si Simeon. May kalakasan ang kanyang sigaw. Alam niyo po, Tito Makoy, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang tuwa na aking naramdaman sa narinig ko sa kanya. Yung kanyang pagsigaw, pagpaparamdam lang ito ng buong pananabik niya sa akin. Hindi nga inabot ng isang oras mula ng pagdating ko sa Bahrain, mula Causeway hanggang dito sa hotel, nakaisang round kaagad kami ni Simeon. Ang trabaho pala ni Simeon sa Bahrain, siya ang namamahala sa isang mini resort. Siya ang katiwala ng kanyang amo na matatanda na rin. Si Simeon ang nagmamando sa mga manggagawa rito. Kaya ang nangyari, Tito Makoy, isang gabi lang akong nanatili doon sa mumurahing hotel kung saan ako nag-book. Sumunod na araw, dinala na ako ni Simeon sa kanyang pinapamahalaang mini resort na kung tawagin nila ay Istiraa. Doon na ako tumuloy sa aking pananatili dito sa Bahrain sa pagbisita ko kay Simeon doon sa kanyang quarters mismo. Sa loob kasi ng mini resort, meron siyang quarters dito, ganoon din ang mga manggagawa. At palibhasa, siya na ang parang manager dito. May isa siyang parang bahay na rin o kaya villa kung saan siya tumutuloy. Kaya, Tito Makoy, sa pagkakataong ito, walang gabi na hindi kami nagpapakasaya, walang gabi na hindi kami nag-uulayaw ni Simeon. Binabawi talaga namin ang matagal na panahon na hindi namin pagkikita, ang matagal na panahong hindi namin nagawa ang aming pribadong sandali. Kaya masasabi ko na ang aking pagbisita sa Bahrain ay bawing-bawi talaga. Muling bumalik ang init ng aming samahan ni Simeon. Muling nanariwa ang aming mainit na samahan noon mga bata pa kami.
Ito na Tito Makoy ang naging umpisa ng pagbabalik namin sa aming nakaraan. Madalas na akong bumibisita sa kanya sa Bahrain magpahanggang ngayon. Sa ngayon kasi Tito Makoy, hindi na mahirap ang pumunta sa Bahrain mula sa Alcobar kasi napakadali nang kumuha ng electronic visa. Ang mini resort na pinapamahalaan ni Simeon ang ginagamit ko ng proof of accommodation. Siyempre, dito ako tumutuloy, Tito Makoy. At sa pagtuloy ko, patuloy kami sa aming napakatamis na romantikong ginagawa. Yung pribadong oras namin sa bawat isa. Ako ang pumupunta sa Bahrain gamit ang aking sasakyan kasi mahirap kung si Simeon ang pupunta sa Saudi Arabia. Hindi madali ang pagkuha ng visa papunta ng Saudi Arabia galing sa Bahrain. Kaya madaling-madali sa panig ko, ako ang pumupunta sa kanya para magkasama kami. Alam ko Tito Makoy, marami ang magsasabing ang sagwa ng aming relasyon, pareho kami may pamilya, pero pareho kami ganito. Pero Tito Makoy, ang sa amin naman ay mas mabuti na ang ganitong relasyon kaysa magluko kami pareho ni Simeon. Yung maghahanap kami ng babaeng karelasyon, mas mahirap iyon. Sa amin kasing relasyon, pareho walang sabit sa aming ginagawa. Hindi namin napapabayaan ang pamilya namin. Walang namimera sa aming dalawa, walang napapabayaang pamilya. Sa kabila ng aming romantikong relasyon, pamilya pa rin ang aming priority. Ang aming relasyon Tito Makoy ay hanggang dito lang sa Middle East. Pag-uwi namin dyan sa Pilipinas, pamilya pa rin ang inaasikaso namin. May edad na rin kami pareho ni Simeon, mga nasa kolehiyo na ang dalawa kong anak, si Simeon naman ganoon din. Pareho kasi kami medyo may edad ng nag-asawa. Ang aming relasyon masasabi kong pinagtibay ng samahan mula pagkabata, tiwala at pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya nagiging matatag ang aming samahan, nagiging matamis ang aming relasyon magpahanggang ngayon. Tanging ang problema namin ngayon Tito Makoy ay kung paano kami pagdating ng oras na pareho na kami magretiro at umuwi sa Pilipinas. Yan ang aming problema at ang tanging kaunting balakid na nakikita namin sa aming ugnayan ni Simeon. Subalit, hanggat nandito kami pareho, pinapahalagahan namin ang aming oras sa bawat isa kasabay ng pagpapahalaga namin sa aming pamilya. Yung darating na araw Tito Makoy, saka na natin pag-usapan yon at saka na natin isipin yon kung nandyan na sa harapan. Ito ang sinasabi namin ni Simeon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana magustuhan mo at mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Amado. Maraming salamat Amado sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama yung sinabi mo na ang pagmamalasakit at tiwala ay isang napakalakas na pundasyon ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Yan din ang nakikita ko kung bakit matatag ang pagkakaibigan at ang pagmamahalan yung dalawa ni Simeon. Bagamat pareho na kayo may pamilya pero nananatiling matatag ito. At tama rin yung sinabi mo na siguro kung maghahanap kayo ng relasyon, lalong-lalo na kung babaeng karelasyon, hindi talaga malayo na magkaroon kayo ng problema kasi napakataas ng probability na magkaroon ng sabit. Yung relasyon yung dalawa, napaka pwede kong sabihin wise ang decision yung dalawa kasi pareho walang sabit, walang mabubuntis sa inyong dalawa, walang problemang darating. Ang tanging medyo nakakatakot lang baka kahit papaano mabuking ang inyong relasyon. Pero pareho naman kayo malayo sa inyong mga pamilya at pareho siguro malayo sa mga taong nakapaligid sa inyo sa Pilipinas. Kaya ingat lang ng
kaunti. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.